Kung sa pagtatanggol, buhay ay kapatid. Ito'y kapalaran at tunay na langit. Kailas ipapataw ang kapalusahan kamatayan sa garote! Anumang sigwa ay may paghupa. Kaya siya halik na malugmok. Ipunin ang lahat ng inyong galit. Wala siyang kasalanan! Mahawa kayo sa kanya! Wala siyang kasalanan! Bilang gabong sa nag-aalab ng puso. Panahon ng himagsikan. Panahon na nag-alab na ang galit ng Pilipino sa mga mananakop na Kastila. Alam naman natin na hindi natamo ang ganap na kalayaan at pagbabago sa panulat na ginamit ng mga propagandista. Kung kaya't sa panahong ito, ang kanila nang ginamit ay sandata. Nag-alab na din ng pambansang damdaming makabayan sa ating panitikan. Mapapansing ang mga inakda nila sa panahong ito ay may himig ng panunuligsang pampolitika. Pagbibigay payo sa mga Pilipino para magising, magkaisa, at maghanda para matamo ang minimithing kalayaan. At isa sa mga nanguna rito ay ang matapang na Supremo. Pag sinabing matapang na tao sa anumang laban ay hindi tatakbo, sinong bayani ang kilala mo? Si Bonifacio? Siguro si Andres Bonifacio. Walang duda, siya ang supremo ng katipunan at ama ng Pagsika. Walang iba, hindi si Andres Bonifacio. Ba natin kakilala ang supremo, ang ama ng Pagsika? Kaya halina, alamin natin ang kwento ni Andres Bonifacio. Siya ay pinanganak noong Nobyembre 30, 1863, sa Tondo, lungsod ng Maynila. Ang kanyang mga magulang ay sina Santiago Bonifacio at Catalina de Castro. Siya ay isang Pilipinong revolusyonaryo at bayani na nagtatag ng kataas-taasan, kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan o KKK. Isang lihim na lipunan na nakatuon sa pakikipaglaban sa mga Espanyol na sumakop sa Pilipinas. Siya ang isa sa mga unang nagkaroon ng malinaw na pananaw sa kung ano ang dapat ang Pilipinong bansa. Siya ay kinikilalang ama ng himagsikan at rebolusyong Pilipino at kilala sa tawag na Supremo. Hindi naging madali sa kanya ang buhay ng manaw ang kanyang mga magulang noong 14 na taong gulang siya. Dahilan upang tumigil siya sa pag-aaral. Ngunit sa kabila ng kakulangan sa formal na edukasyon, tinuruan niya ang kanyang sarili na magbasa at magsulat sa wikang Espanyol at Tagalog, na naging dahilan para makakuha siya ng trabaho bilang messenger. Mahilig ding magbasa ng mga libro si Andres Bonifacio, tulad ng mga akda ni Jose Rizal, Victor Hugo, at mga akdang Les Miserables, The Wandering Jew, Ang Buhay ng Mga Pangulo ng Amerika, Ang Revolusyon ng Pransya, at iba pa. Naka-impluwensya kay Bonifacio upang maghimagsik laban sa pamahalaan ng Kastila ang nabasa niyang Revolusyon ng Pransya. Si Andres Bonifacio ay sumapi din sa La Liga Filipina na itinatag naman ni Jose Rizal. At pagkatapos noon ay doon itinatag ni Andres Bonifacio ang KKK. Sa panahon din ni Andres Bonifacio nangyari ang Sigaw sa Balintawak o mas kilala sa Sigaw sa Pugadlawin at ang pagpunit sa sedula na naging isang pinakamainam na araw sa kasaysayan ng Pilipinas. Sa huling buhay ni Andres Bonifacio, siya ay pinahuli at hinatulan ng kamatayan ni Emilio Aguinaldo dahil na rin sa impluwensya ng mga general nito. Di naging makatarungan ang pagpaslang dito noong Mayo 10, 1897 sa Bundok Muntis kasama ang kanyang kapatid. Mga akda ni Andres Bonifacio. Una, katapusang hibik ng Pilipinas. Ito ay nagpapahayag ng puot at pagbabanta sa mga sumakop sa ating bansa.
sumikat na ina sa sinisilangan, ang araw ng puot ng kataganugan. 300 taong aming iningatan sa dagat ng dusa ng karalitaan. Walang sinuway kaming iyong anak sa bagyong masasal ng dalit at hirap. Iisa ang puso nitong Pilipinas at ikaw ay ina naming lahat. Sa kapwa inay, wala kang kaparis. Ang layaw ng anak, dalit at pasakit. Pag nagpatira pang sa iyo'y humibig, makinahi, tipiting, parang isang hayop. Ito baga ina, ang iyong pag-irog. Kapusing mahigpit ang mga Tagalog. Hinain sa sikag, kulata at suntok. Papilang gumot sa dagat itapon, barilin, dasunin ng kami malipol. Sa aming Tagalog, ito bagay hatol, inang mahabagin sa lahat ng kampo. Aming tinitiis hanggang sa mamatay, bangkay ng mistula, ayaw pang tigilan. Kaya kung ihulog sa mga libingan, linsad na ang butot, lumuray ang laman. Wala nang namana itong Pilipinas na layaw sa ina, kundi nga ang hirap. Tiis ay pasulong, patanti'y nagkalat, rekargo't impwesto'y nagsala sa labat. Sarisaring silo sa aming inisip, kasabay ang utos, ito pa rin pili. May sa alumbrado, bayat kami tiis, kahit isang ilaw ay walang masilip. Ang lupa at bahay na tinatahanan, bukid at tubigang kalawak-lawakan, at gayon din naman mga halamanan sa paring Kastila ay pinubuwisan. Bukod pa rito'y marami pang iba, huwag nang saysayin o inang Espanya. Sunod kaming lahat hanggang may hininga, Tagalog di siyang minama sa mapa. Ikaw nga o inang pabayat sukaban, kami di na iyo. Saan man humanggan, ihanda mo ina ang paglilibingan sa mawawakawak na maraming bangkay. Sa sangmaliwanag, ngayon ay sasabog, ang barilat kanyong katulad ay kulog. Ang sigwang masasal, ng dugong aagos ng kanilang bala na magpapamuok. Di na kailangan sa Espanya ang awa ng mga Tagalog o inang kuhila. Paraiso namin ang kami mapuksa, at langit mo naman ang kami madusta. Paalam na ina, itong Pilipinas. Paalam na ina, itong nasa hirap. Paalam, paalam, inang walang habag. Paalam na ngayon, katapusang tawag. Pangalawa, pag-ibig sa tinubuang lupa. Ito ay tulad ng pag-ibig sa bayan, na hindi baling mamatay kung ang dahilan ay pagtatanggol sa bayan. Anong pag-ibig pa ang hihigit kaya sa pagkadalisay at pagkadakila? Gaya ng pag-ibig sariling lupa. Anong pag-ibig pa? Wala na nga. Wala. Pagpupuring lubos ng palaging hangad sa bayan ng taong may dangal na ingat. Umawit, tumula, kumathat, sumulat. Kalakhan din niya'y isinisiwalat. Walang mahalagang hindi inihandog ng may pusong mahal sa bayang nagkupkup dugo, yaman, dunong, katiis at pagod. Buhay may abuting, magkalagot-lagot. Bakit? Alin ito na sakdal ng laki na hinahandagan ng buong pagkasi? Nasa lalong mahal na kapangyayari at kinukulan ng buhay na ini. Ay ito ay ang inang bayang tinuruan. Siya'y inatang sa kinamulatan ng kawili-wiling liwanag ng araw na nagbibigay init sa buong katawan. Kalakip din nito'y pag-ibig sa bayan, kahit ng lalong gunita'y mahal,
Mula sa masaya't gasong kasanggulan hanggang sa katawa'y mapasalibingan. Sa kaba ng abang mawalay sa bayan, kunitama'y laging sa kabibinang lumbay. Walang alaala at inaasam-asam, kundi ang makita'y lupang tinubuan. Pati ng magdusa at sampung kamatayan, wari ay masarap kung dahil sa bayan, at lalong mahirap o himalang bagay, lalong pag-irog pa ang kanya'y alay. Kung ang bayang ito'y mapasapanganib at siya ay dapat ipagtangkilik, ang anak, asawa, magulang at kapatid, isang tawag niya'y tatalikdang pilit. Hayo na nga, hayo kayong nangabuhay sa pag-asang lubos sa kaginhawaan at walang tinamo kundi kapaitan. Hayo na't ibangon ang naabang bayan. Kayong nalagasan ng bunga't bulaklak ng kahoy ng buhay, nilantat sukat ng balabalakit kapal na hirap, muling manariwat sa bayay lumiyag. Ipahandog-handog ang buong pag-ibig at hanggang may dugo'y ubusing itikis. Kung sa pagtatanggol, buhay ay mapatid, ito'y kapalaran at tunay na langit. Pangatlo, ang dapat mabatid ng mga Tagalog. Ito ay isang panawagan sa kanyang kababayan upang buksan ang isip at hanapin ang katwiran. Naglalaman ito ng paglalagom at kasaysayan bago dumating ng mga Kastila hanggang sa kanilang pamamahala. Tipunang marahas ng mga anak ng bayan. Ito ay isang panawagan sa kababayan upang ihanda ang loob ng bawat isa sa pakikihimok. Tagumpay ang inaasahan niya sapagkat nasa kanila ang katwiran at kabanalang gawa. Panglima, Dekalogo ng Katipunan ni Andres Bonifacio. Si Bonifacio ang unang nakaisip na sumulat ng Dekalogong pang-etika na susundin at gagawing base ang kautosan ng masang katipunan. Ito ay base rin sa 10 utos ng Diyos. Ngunit ito ay isinantabi at ang kay Emilio Jacinto ang ginamit. Na, ibigin mo ang Diyos ng buong puso. Laging sa isip na ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay ang pag-ibig sa bayan at sa kapwa-tao. Kintal sa puso na ang tunay na karangalan at kaligayahan ay natatamo sa iyong pagkamatay sa pakikipaglaban sa ngalan ng iyong bayan. Ang lahat ng mabubuti mong hangarin ay makakamtan kung ikaw ay mahinahon, matyaga, makatwiran, may pag-asa sa iyong gawain. Pangalagaang katulad ng iyong karangalan ng mga kautosan at mga hangarin ng KKK. Katungkulan mong iligtas ang buhay na nasa panganib sa pagpupumilit na matupad ang isang marangal na hangarin kahit mapilitang ihandog mo ang sariling buhay at yaman. Payaang ang ating sariling pag-uugali at pangingilos sa pagtupad ng ating tungkulin ay maging uliran sa iba. Bahaginan mo ng iyong yaman ang bawat tukha at taong kulang paalad sa loob ng iyong makakaya. Ang pagsusumikap at pagpipilit na huminta ng ikabubuhay ay nagpapahayag ng tunay na pagmamahal sa sarili, sa asawa, anak, kapatid at kababayan. May parusa sa bawat salarin at taksil at gandimpala sa lahat ng mabuting gawa. Panaligang ang mga puntahe ng KKK ay kaloob ng Diyos at ang hangaring hingil sa iyong bayan ay hangarin din ng Diyos. At yan ang kwento at mga akda ni Andres Bonifacio.
Hindi mo naman kailangan mamatay para sa bayan katulad nila. Ang kailangan mo lang ay maging mabuting mamamayan at may pagmamahal sa bayan. At doon, maniwala ka. Bayani ka na.